Isang linggo matapos ang eleksyon, kamusta kaya ang mga magkapitbahay na magkaiba ang mga sinuportahang kandidato? Bati na kaya sila o patuloy pa rin ang bardagulan? Mag-iisang linggo matapos ang eleksyon, kamusta na kaya ang nag-viral na magkatabing bahay na ito? Kung saan ang isa, pink ang katabi, red and green, sabi tuloy ng iba, awkward! Ang magkapitbahay dito sa barangay Loma de Gato sa Marilao, Bulacan, matatagpuan ang umaasa sa pagkakaisa ng taga-suporta ng unit team, si Joseph. Ang nananalangin naman sa kulay rosas na bukas, ang kakamping na si Mario. Magkaiba po yung paniniwala namin. Madalas, nagkakaroon kami ng mga diskusyon. Pero itong sina Mario at Joseph, hindi lang pala basta magkapitbahay. Magkadugo pa. Magpinsan. Para po kaming magkapatid na po. Pero blood is thicker than water pa rin ba? Nagsimula raw ang lahat nito lang Marso nung nagkabit si Mario sa kanyang bahay ng tarpaulin ng kanya raw napupuso ang iboto. Nung nagdeklara, natatakbo siya bilang pangulo. Talagang naisip na namin na maglagay ng tarpaulin dito sa bahay para suportahan siya sa kanyang pagtakbo. Pero si Joseph, wala raw budget noon para tapatan ang ginawa ng kanyang pinsan. Kaya may kinausap pa siya sa Dubai. Sinad ko po yung tito ko na nadalan po ako ng pera para pampalagay ng tarpaulin pambili. Di po talaga ako showy. Kailangan ko po ipakita ng full support ko po. Pero kung may nanalo raw sa tila umiinit na pakitaan ng suporta ng magpinsan sa kani-kanilang mga kandidato, ito'y walang iba kundi ang may-ari ng printing shop kung saan sila nagpa-print ng mga tarpaulin. Mas malaki yung ngayon kaysa sa nakaraang eleksyon kasi mas madami yung nagpagawa. Pero nagsisimula palang uminit ang pasiklaban dahil si Joseph literal na nagka-bright idea. Malayo pa ang Pasko pero pinalamutian niya na ang kanyang bahay ng LED strip lights. Nauna po akong magkabit ng red and green. Pero syempre si Mario gustong patunayan na kampo talaga nila ang liwanag sa dilim. Kaya nag-add to cart na rin siya ng plant grow LED lights. Yung pink lights, 9 pieces yata yun eh. O yung floodlights, yun yung nakatutok doon sa mismong tarps. At maging online, all out din sila sa pangangampanya. Usually, nagpo-post yan, antay doon sa kandidato ko. Pag yung nakakapag-post siya ng mga fake news, kumbaga, hindi ko matiis na hindi sagutin o kaya itama. Inaid ko po yung mga post ko sa kanya kasi nga po, comment po siya ng comment ng isang ayon sa kandidato ko. May tinatawag tayong personality politics and patronage politics. Ngayon, no, mas kakaiba at mas malawak. Nasa digital era na tayo. At yung online activity aggravates this conflict between the parties. In a sense, no, I would say that it's healthy. Kasi that generation is finding their voice. Only through those kind of changes would we create a much better Filipino citizen. Pero nakukuha pa rin daw nilang magtulungan. Nahampas po ng malakas na hangin yung tarpaulin po niya sa taas. Eh baka po maka-aksidente at bumagsak. Sinabi ko po sa kanya na ayusin natin yung tarpaulin niya. Sa mga comments nila, kung nagbibigayin pa ba ng ulam? Opo, nagbibigayin po. Sa katunayan nga po, binigyan po ako ni Kuya Mario nung sinamahan ko po siya na magbigay po ng tarpaulin ng kandidato po niya. Hanggang dumating na nga ang araw ng botohan. Si Mario, gumawa pa ng listahan ng kanyang mga iboboto. Para maging mabilis na yung pagboto pagdating doon sa presinto, di lang naman yung sarili natin na apektado, kundi lang din naman itong panahon na ito, kundi yung susunod na 6 na taon. Si Joseph naman, namili pa ng isusuot na damit. Para ipakita ko at i-represent ko ang kulay ng aking kandidato. At ang dalawa, bumoto. Magkatabi lang din ang kanilang mga presinto. Hanggang nung sa huli, syempre na kinakausap ko. Joseph, sigurado ka na baka ako talaga sa baka magbago pa isip mo. Hindi po ako magpapalit ng kandidato. Siya po talaga ang nakitaan ko ng pagkamababang loob. Si Mario, swinerting hindi na ipit sa pila. Masayang masaya ako na iboto yung nararapat na tao. Joseph naman, inabot ng halos 2 oras sa pagboto. Mas excited na iboto siya kahit na mainit, worth it po yung lahat na iboto ko po siya. Pero
ilang oras matapos ang pagsasara ng presinto, si Mario, dismayado, lalo't ang kandidato ng pinsan niya, ang Liamado. Mas naging confident po ako. Hindi ako masyadong interesado sa partial initial results eh. Ang gusto ko, yung dulo. Pero sa pinakahuling partial at unofficial tally sa pagka-presidente, ang nanguna, ang kandidato ni Joseph na nangangako ng pagkakaisa, si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala namang objection doon eh, kung gusto ba natin ang pagkakaisa. Kaya lang, ang tanong doon, sa anong bagay tayo nagkakaisa, di ba? Sa lahat ng bagay. Ayaw, mahirap magkaisa sa lahat ng bagay. Kung yung policy na ipinapatupad laban sa interest ng bansa, ng Pilipino, eh paano tayo magkakaisa doon? Ano ako sinasabi mo eh? Lahat tayo may kanya-kanyang paniniwala. Pero, siyempre, sa bandang huli, lahat tayo gusto ng pagkakaisa. Gusto ng makapayapaan. Unity. Unity. Kahit na ako nanalo, ako natalo, sana yung pagkakaibigan natin hindi mawawala. Pero sana nga sa susunod na eleksyon, magkakampi na tayo para happy-happy. Sa huli, sa isang bagay sila nagkasundo. Manalo man po matalo, magrespetuhan po tayo sa isa't isa. Hindi man ni-reflect ng result ng eleksyon na to yung mga ideals na itinuturo natin sa mga ating mga anak. Siguro kami mag-asawa. Doon sa nakita nila na efforts namin, kung paano namin ipinaglaban yung matinong kandidato na huwag mawala ng pag-asa, di ba? Kasi hindi lang naman ito yung katapusan ng mundo, di ba? Marami pang darating na panahon kung kailan tatawagin tayo para tumindig para sa tama. Sana po irespeto niyo po kung ano po yung binoto ng 30 million plus na sambayan ng Pilipino. Sana po wala pong gulo. Sana po tanggapin natin. Tapos na ang eleksyon, pero simula pa lang ang ating pagbabantay sa mga bagong na iluklok sa gobyerno, lalo't ang nakataya sa mga susunod na buwan, ang kinabukasan ng iisa pa rin nating tahanan, ang ating bayan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.